Bakit MCGI ang True Church? Una, alam naman nating nagtahyo ang Diyos ng Iglesia sa pamamagitan ito ni Jesus. Ito'y tinawag na Church of God, pero dumating ang panahong nawala ito ayon sa hula. Basa. Amos 8:11-12. Behold, the days come, said the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Sabi, may darating na famine of God's words, at ito ay worldwide o sa buong mundo, meaning nawala ang unawa sa Biblia, kaya logically ang resulta ay namatay ang iglesia o nawala ng members. Paano? Siyempre, dahil nawala ng tamang unawa sa Bible, kaya namatay ang unang iglesia. So ito'y nangyari pagkatapos ng panahon ni Pablo. Ang iglesyang ito ay hindi actually namatay in the general sense, dahil preserved ito sa altar ng Diyos. Namatay lang ito sa lupa. Ang iglesia though nawala sa lupa, eh nandun ito sa altar ng Diyos. Basa. Revelation 6:9-10. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Itong altar logically ang temporary destination ng sinaunang iglesia. So ang iglesia nung mawala ito sa lupa, eh nandun ito sa altar ng Diyos. Lumipas ang mga panahon at noong 1934, umusbong ang katwiran at nawala yung famine of the words of God ayon kay Prophet Daniel. Basa. Daniel 12:4-10. But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, and made white, and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Sabi, seal the book until the time of the end. Meaning, sa time of the end eh magiging unsealed na ito, o open for understanding, kaya naunawaan na ang Bible. Sa panahong umusbong ang katwiran o unawa eh logically, umusbong din ang iglesia sa lupa. Ito ay pinamunuan ng sugo na si Nicolás Pérez noong 1934. Paano ito naging tunay na iglesia? Dahil umanib kami sa iglesia na nasa altar ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng gospel. Basa. Ephesians 3:6. That the Gentiles should be followers and members of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Naging members of the same body kami. So umanib kami sa tunay na iglesia, so kami ngayon ang restoration nung sinaunang iglesia na nawala sa lupa. Anong palatandaan na kami ay ang restoration ng sinaunang iglesia? Una, kami ay ang Church of God kapangalan ng sinaunang iglesia. Lumitaw kami sa East o sa Pilipinas at kami ay napunta sa West o sa Brazil. Ito ay hinulaan sa Malakay 1:11. At saan sa East kami lumitaw? Sa mga islands in the East ayon sa hula sa Isaiah 24:15. At ang characteristics ng tunay na iglesia ay nasa amin. Una, mahinhin ang mga damit namin ayon sa 1 Timothy 2:9. Pangalawa, nagsasalita kami ng gago at tanga ayon sa pagsunod kay Jesus at Pablo. Pangatlo, hindi nagpapaputol ng buhok ang mga babae sa amin, ayon sa kautusan sa 1 Corinthians 11:15. Ang aral ng Diyos dapat long hair ang babae, kaso hindi ibinigay ng Diyos kung ano sukat ng long hair, kaya hindi namin pinapaputol, dahil kung ginawa namin yun eh man-made na po ang kautusan o utos na ng tao, which is mali na po kaya hindi namin pinapaputol para hindi kalooban ng tao ang masunod. Pangapat, hindi kami nagsusuot ng alahas ayon sa 1 Timothy 2:9. Pangapat, lahat ng public services namin gaya ng schools, hospitals, medical missions, etc., e free of charge o libre ayon sa 1 John 3:17 na doktrina ng compassion to the needy. Necessarily, libre lahat ng humanitarian services namin gaya ng schools and hospitals bilang compassion to the poor.
Itong lahat ng ito ay ang unique characteristics ng tunay na iglesia, so tumutugma sa MCGI, so ibig sabihin, ito ang true church. Ang iglesia umpisa sa panahon ni Jesus hanggang wakas ng mundo ay mananatiling existing, hindi nawala o mawawala, kaya kahit nung nawala ito sa lupa noong panahon ng Katoliko ay hindi ito nawala sa altar ng Diyos. Ito'y pinatotohanan ni Pablo. Basa. Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the Church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Ito proof ko bakit sinasabi kong MCGI ang true church. Tugma kami sa lahat ng unique characteristics ng isang restoration church. Una, umusbong kami from east to west, from Philippines to Brazil. Ang tunay naming pangalan ay Church of God tugma sa Bible. Hindi nagpapaputol ng buhok ang mga babae sa amin. Nagsasalita kami ng gago at tanga. Libre lahat ng school at hospital namin. Kung ang iglesia nyo eh kaiba sa biblical description na ito, then well, false church kayo. Salamat po.